OMGs niyan. Isang bata sa Quezon Province, 8 years old pa lang, buntis daw. Ito na kaya ang maglalagay sa bagong world record ng Pilipinas. Pinakabatang buntis. Halina at ating pakinggan at tuklasin kung anong misteryosong bumabalot sa kanya. Ito ang batang si Bonbon. Sa unang tingin, ay mukhang ordinary yung bata lang naman. Pero kung iyong pagmamasdan, malaki ang kanyang tiyan at pinag-uusapan na buntis nga daw. Aming in-interview ang isa kapitbahay nila at nagulat sa mga sinabi nito. Batang yan, dati maliit lang yan dyan. Dayo lang kasi mga yan dito. Maliit pa yan nung nakarating dito. Ngayon malaki na, pati nga dyan lumaki rin. Hindi kasi binabantay ng magulang. Ayun tuloy, lumaki pa rin dyan ni Bonbon. Pabaya kasi si Maring Tessa. Kinausap din namin ang batang mga kinakalaro ni Bonbon at nagulat kami sa mga sinabi nito. Si Bonbon po, madalas ko po yung kalaro. Bye-bye! Saya! 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 Madalas niya din po sa akin sinasabi na masakit ang tiyan niya. Tinatanong ko nga po siya kung kumain na siya, sinasabi niya naman po. Madami daw po siyang kumain. Itataka nga po ako sa kanya kung bakit lagi sumasakit ang tiyan niya. Bigla ko nga pong naalala, may kausap po siya sa likod ng puno. Ay, wala naman po akong nakikitang tao doon. Baka po inkanto ang kausap niya. Baka dahil sa inkanto, sumasakit ang tiyan niya. May kalaro pong inkanto si Bonbon. Nag-imbestiga pa lalo ang aming team. Ah, si Bonbon po masayain na bata at mahilig maglaro. Ah, kaso di ko may paliwanag, bigla na lang umiiyak at biglang tatawa. Ano na nangyayari sa'yo? Halika na nga, Jodo. Bigla na lang umiiyak si Bonbon. Nakatakot naman. Halika na nga, tara na. Baka mapagbintang pa tayo nagpaiyak kay Bonbon. Kaya minsan nilalayuan namin siya kasi baka kami pagbintangan na kami ang nagpaiyak sa kanya. Ganun po ang madalas na nangyayari sa kanya. Baka po yung kanto ang nagpapaiyak sa kanya. Opo, si Bonbon po mahilig pumalo sa tumba. Kaya po siguro lumaki ang tiyan ni Bonbon, gawa po ng inkanto. Tinungo namin ang bahay ni Bonbon para maliwanagan sa nangyayaring kababalaghan sa batang si Bonbon. At nang aming in-interview, ang kanyang inay ay naging bala kami sa mga sagot niya sa amin. Sino po bang tinatanong niyo sa akin? Ah, si Bonbon po ba? Ah, kung bakit malaki ang tiyan niya? Kaya tingnan ko na rin kasi yung dati sa albularyo sa amin. Sabi nga ng albularyo, nainkanto nga daw. Malikot kasi yung batang yan. Hindi ko naman pwede yung bantayan kasi madami lang yung ginagawa sa bahay. Hindi ko naman rin yung pinapabayaan. Sadyang malikot lang talaga yung batang yun. Sekretong naglagay ang aming team ng CCTV camera sa bahay ng Bonbon. At ito ang natuklasan namin. O Bon, pag matulogan na, gabi na ha. Good night. Sige po, inay, susunod na lang po ako. Yes, yes, may kakain na ako ng marami. Oh, no!
ubusin ko to lahat. Oh no! Ay, nabusog din ako. Katulog na din! Nagulat niya ako sa nakita ko. Sabi ng albularyo, maingkin pong araw pala, kaya pala malaki ang chin ng anak ko dahil sa lakas kumain. Akala ko dagayo kumakain ng pagkain namin. Yung pala, dagang malaki ang ulo. Humanta sa akin yung batang yan. Sa hirap pa ngayon ng buhay, napakalakas pong kumain. Yung mga chismo ko namin mga kapatbahay, ikinakala agad na buntis yung anak ko. Hindi ko lang kung sa inyo sinasabi na malakas ako kumain. Magkakain po kami, nahihinaan ko pong kumain. O Bonbon, kakain na tayo. Sumay ka na madami ha, baka pumayat ka. Hindi ako gutom, inahiinom na lang ako ng tubig. Kung ganyan ka ba naman lagi, makakatipid tayo. Pwede ka naman kumain kahit konti ha. Sige, tigil na lang po ako ng konti, inay. Pagtulog po silang lahat at walang nakakakita sa akin, tsaka po ako kakain ng madami. Kasi nagagalit sa akin si Nay pag madami akong kumain. Kaya ayun, nagtatago po ako pag kumakain. Di ko na po uulitin at kakain na po ako kasabay ang nanay ko. Di na po ako magtatago pag kumakain. Tsaka saktong dami lang para di siya wakit at chat ko at di luwaki. Anong natutunan mo sa nangyayari sa'yo? Eh, yung inkanto, totoo ba na may kausap ka sa puno? Wala po, gawa-gawa ko lang po yun para maliwala sila sa akin. At hindi makahalata sa paglaki ng chat ko. Nagsisisi na po ako sa ginawa ko, patawad po. Hindi lahat ng chismis ay dapat nating paniwalaan hanggat maraming chismos sa paligid, marami tayong pag-uusapan. Pero, matuto tayong magmatsyag. Di lahat ng malaki ang tiyan, buntis agad. Di ba pwedeng busog lang pala? Hanggat sa susunod na talakayan at kwentuhan, ito po ang kanguso mo, Jessica Soto. EKMJSN, ngayong gabi, isa na namang misteryoso ang ating tutuklasin. Isang bumangayrang ina, na-operan daw sa bibig. Totoo kaya yun? O chismis lang? Dito sa liblib na bayo sa Quezon, usap-usapan ng isang nanay na isinugod sa ospital dahil dito niya maibuka ang kanyang bibig. At di din makausap, kinausap namin ang malapit na kapitbahay niya at nabigla kami sa mga sinabi nila. Halina't ating alamin ang buong istorya. Ah, si Maring Wena ba? Madalas kami na magkwentuhan sa tapat ng bahay nila. Uy, Mari, alam mo ba yung bagong chika? Yung bagong dayo dito sa atin? Pinagkakamalang aswang, kaya ikaw mag-ingat-ingat ka at baka kayo maaswang. Nalabas ka man din sa gabi. Eh, halakab, halakab. Ako, Mari, tigil-tigilan mo ko sa mga aswang-aswang na yan, ha? At hindi ako dyan naniniwala. Tingnan mo yung buhok ko, puting-puti na. Sa tanda kong ito, maniniwala pa ako. Naku, o siya, alis na ako, ha? Madaming chismis yan sa akin. Pati yung chismis mo sa kabilang barangay, alam niyan. Dahil sa pagiging chikadoranan, naging close kami. At sa tuwing magkikita kami, buhay ng ibang pinag-uusapan namin. Kinausapan namin ng isang kapitbahay para makakuha pa kami ng mga impormasyon kay Aling Wena at talagang nakakagulat ang mga isiniwalat niya na kwento. Ah, si Maring Wena mabait naman siya kasi mahilig sa chiko. Nakapalaman na po. Saka pala, Mari! Uy, natawag ang chiko! Yung anak mo ito! Ano? Kakain daw yung anak mo! Ay, ano yan? Ito ko, hindi chismong pa dito eh. May Mari, pakainin mo muna yung anak mo. Baka mamayat yan. Inay, uwi na tayo. Hindi ka pa nagluluto. Magluto ka na, Wina. Ay, oo nga. Pala nakalimutan ko magluto. Sabi sa'yo, Inay. Ay, Mari, nauna muna ako at magluluto pa. Kasi magugutom na ito anak ko. Balita mo kapag may chika na, ha? Mari! Sige. Ikaw kasi, tuloy wala akong isinisan. Kaso, may tinatago palang lihim. Pag umuwi siya ng bahay, lagi siya nagugal sa asawa niya. Ikaw ko rin, nakakutugan mo talaga! Puro kainan, puro kasagan! Kaya ka pa magtitino! Wala na sila kakainin! Humarap ko naman ang paraan! Madalas po sila nagtatalo sa pera. Porkit maliit ako, minamaliit mo na ako. Kasalanan ko bang kumili ka ng katulad kong gwapo? Tsaka hindi kita linigawan. Ikaw nang ligaw sa akin, kaya ngayon magtis ka! Aanin ko naman yung gwapong katulad mo, kung batugan ka naman! Kung alam kong ito magiging buhay ko sa'yo, sana hindi ako makasayaw!
Narinig ko minsan sa galit ng asawa niya. Ikaw talaga ganyan ang pahuhulan sa inyo, magagalit sa bahay. Wala na siyang makainin. Mahabala. May bago na nang nakonches na tayong makainin. Tumigil kang babae ka, nang gigigilak sa'yo. Magalang ganyan sila trabaho. Naisasarado daw ang bibig kapag hindi daw tumigil. Napupuno na talaga ako sa'yo. Pag di ka tumigil, sasara ko yung bunganga mo. Malamang napuno na ang asawa niya kaya ayun. Si Paring Goryon may gawa sa bibig ni Maring Wena. Ayun yung nasaksihan ko na nag-away sila. Kaya malamang si Paring Goryon ang nagsarado ng bibig ni Maring Wena. Kinausap namin ang asawa ni Wena na si Goryon. Buti nilang napaunlak namin ito ng panayam. Panoodin natin ang pahayag ni Mang Goryon. Yung asawa ko po, sadya po yung bungangera. Minsan nga po, napapasubra ng kabungangaan. Kaanin ko naman yung gwapong katulad mo, kung batugan ka naman. Kung alam kong ito magiging buhay ko sa'yo, sana hindi ako sumakasayo. Sa araw-araw po ba niyang pagbubunganga, sino po bagang hindi mapupuno? Eh, totoo ba? Nabatugan ka daw, kaya ka binubunganga ni Wena. Opo, inaamin ko pong wala akong trabaho, pero sinubukan ko naman pong maghanap ng trabaho. At magbabago na po ko. Kaso, pag nagbunganga na naman po si Wena, nawawalan po akong pag-asa maghanap ng trabaho. Ikaw ko rin, nakakutugan mo talaga! Puro kainan, puro kasagan! Kaya ako magtitino! Wala na sa'yo kakainin! Gumanap ko naman ang paraan! Kaya ayun, dinadaan ko na lang po sa sugal. Ibig bang sabihin, ikaw ang nagsarado ng bibig ni Wena? Eh, anong mensahe mo kay Wena? Mahal ko din po yung kahit bungangera po. Kaya di ko magagawang saktan ang asawa ko. Hanggang salita lang naman po ako. Porkit maliit ako, minamaliit mo na ako. Kasalanan ko bang pumili ka ng katulad kong gwapo? Kahit ganito po ako, di ko po siya sinasaktan. Ngayong di ka na nagbubunganga, namimiss ko ang pagiging bungangera mo. Para maliwanagan ba tayo, kinausap namin ang anak nila na si Chacha. Ako po nasa labas nun at nakikipaglaro. Naririnig ko po sila nag-aaway. Normal na lang sa akin na nakikita ko silang nag-aaway. Napakabatugan mo talaga! Pag di ka tumigil, sasarang ko yung bunganga mo! Kaso iba po nung araw na yun. Paano mo nasabi na iba? Kaso po yung narinig ko, sasarado ni itay ang bibig ni ilay. May nakita po ang ikanto. Kaya sabi po nung ikanto, yan ang gusto mo, kaya tutuparin ko. Kaya po ako natakot at bigla pumasok sa kwarto. Nakita mo ang ikanto? Opo, ang ikanto ang may gawa sa anay ko. Mas nag-imbestiga pa ang aming team para maliwanagan tayo sa mga nangyayari. Sekreto din kami nagkabit ng CCTV sa kwarto ng batang si Chacha. At magugulat kayo sa mga natuklasan namin. Siguradong-sigurado ko si Paring Goryon gumawa mo kay Maring Wena. Kaya dapat panagutan ni Goryon ginawa niya. Di ko po talaga magagawa sa asawa ko yun. Yung kapitbahay namin, sinasabing ako daw ang may gawa nun. Halina't panoodin natin ang nakuhang CCTV sa kwarto ni Chacha. Ganda-ganda ko talaga. Saan kaya dito yung kulo? Sigurado kung magsasarado ang bibig ni Inan. Nakakairita kasi ang ingay ng bibig mo. Aamin na po ako. Ako po ang may gawa sa inay ko. Tuwing po nag-aaway si Dainay at Itay, isip ko pong gumawa ng paraan para hindi sila mag-aaway. Ngayon, naisip ko na kapag sarado na ang bibig ng inay ko, di na siya makakapag-ingay. Ay naku, laging lang stress sa asawa ko. Mukha ko ito na nga lang muna sa labas para makapagkitahan naman ako nang mabawasan ang stress ko. Ay, namumagla na pa rin yung labi ko. Makapaglipin nga muna. Eh, teka, bakit gulo-gulo dito sa lagayan ko? Ang gulo-gulo naman! Hmm?
Di ko po ako lalo na madidikit ng glo ang bibig ni inay. Masusugod pa siya sa ospital. Kaya ko lang po kasi nag-aaway ang aking inay at itay. In-interview din namin, makalalabas lang sa ospital at kagagaling lang na si Aling Buena. Hindi po siguro yung may gawa nito sa akin. Ang may salarin po nito yung lip tint na ginamit ko. Parang may halong glo ata yun. Huwag ka mabibigla. May amin siya si Chacha. Patawad po, inay. Ako po ang naglagay ng glue sa lip tint mo. Wala na yun, anak. Alam ko naman hindi mo sinasadya. Kasalanan na rin namin kasi away kami ng away. Oo nga po, inay. Ayako po kasi kayo nag-aaway ni itay. Natuto na ako, anak. Alam ko naman walang magandang mahihirap ang pagbubunga nga sa itay mo. Hayaan mo, anak. Simula ngayon, mag-uusap na kami ng ayos ng itay mo. At hindi na rin kami sisigawan. Patawad din po, inay. Pasensya na po, narinig ko po talaga na pinagbantaan ni Paring Goryo si Maring Wena. Tumigil kang babae ka, nanggigigilak sa'yo! Magalong ka na sila trabaho! Kaya ko lang po nasabi si Paring Goryo po ang may gawa na. Sa susunod po, hindi na po ako mabibintang basta-basta. Eh, anong mensahe mo kay Wena? Wena, magbago ka na sana. Ako din naman pipiliti kong magbago para sa'yo at sa anak natin. Tsaka magpagaling ka na. Ngayon di ka na nagbubunga nga, namimiss ko ang pagiging bungangira mo. Maghahanap na rin ako ng trabaho at tutulang ka rin siya sa pag-aalaga kay Chacha. Anong mensahe mo kay Wena at Chacha? Kay Wena, sana magbago ka na talaga. At bawasan ang pagiging bungangira mo. Kay Chacha naman, huwag mo na yung ulitin ha. Kasi kahit bungangira ang inay mo pa rin yun. Yun lang po. Yun naman pala eh. Wala ding engkanto at wala ding misteryo. Lagi po nating gabayin at bantayin ang ating mga anak. Dahil sa mga ginagawa natin hindi magaganda, mas lalo silang naapektuhan. At nagtutulak sa mga bagay na akala natin hindi nila magagawa, pero nagagawa pa nila. Pailalim po natin lagi ang pagmamahal at pagbibigayan dahil sa huli, pamilya pa rin natin ang ating masasundalan. Hanggang sa muling talakayin at kwentuhan, ito po ang kamuso mo, Jessica Soto. Don't forget to like, share, and subscribe para update kayo lagi sa aming mga bagong video. IKMGSN, kamakailan lang usap-usapan sa social media ang mga nawawalang tao. Pinaghihinalaan na may kaugnayan daw sa talpak. Pero kung masama ang epekto sa ibang tao, ibahin niyo si Ethan. Halina at ating alamin ang kanyang istorya sa gabing ito. Ito si Ethan noon. Bago po magtalpak ay may magandang bahay at may magandang buhay. Bukod doon ay may sarili pa siyang sasakyan. Ngunit ito na ngayon si Ethan. May kubo, may bisikleta, at ngayon halos isang kahit isang tuka na lang. Pero bakit? Sa kabila ng lahat, masaya pa rin siya sa kanyang buhay. Amin munang kinausap ang kanyang inay at itong interview sa kanya. Ah, si Ethan, mabait na bata yan. Kaso nga usin talpak na impresya ng kanyang mga kaibigan. Kamusta na? Ang saipag mo ngayon ah. Tol, ikaw pala. Kamusta na? Eto, malapit na akong yumaman. Ha? Paano kaya yaman kung di ka naman nagtatrabaho? Diskarte lang yan, Tol. Ano naman yung diskarte mo? Di ko pala yun, Tol. Siyempre sa talpak, Tol. Ayaw ko, Tol, sa sugal, Tol. Malas yun sa negosyo, Tol. Malas ka dyan. Bakit ako swerte, Tol? Naku, kahit ano pang sabihin mo, Tol. Ayaw ko susubukan yan, Tol. Ikaw din. Baka magsisi ka. Pero pag nagbago ang isip mo, dito lang ako, Tol, ha? Sige, Tol. Busy pa ako. Lilinisin ko pa't ng sasakyan ko at may meeting pa pati ako mamaya. Sige, alis na ako. Alala ko pa nga, noong manalo yan, sabi niya puro daw panalo. Pero hindi naman ako nagkulang sa pagpapayo sa kanya. Ayun, si Lilian nakapag-influensya sa kanya na magtalpak, kaya simula nang naging matigas na ang ulo niya. Aling Maria, napakabungangeranan. Pagpapayo muna, natanggap ka niya kahit mahirap ka. At siguradin mo hindi talaga hago niya ng yaman natin. Kaya ako hindi nakakapunta basta-basta sa bahay nila, gawa niya. Pero sabi niya, ikaw daw nag-aya kay Ethan na magtalpak. Oo, ako nga. Pero hindi naman kami natatalo ni Ethan. Lagi kami panalo. Hindi po dahil sa talpak yan. Yan po ang masasabi ko. Kung hindi dahil sa talpak, eh anong sanhi ng paghihirap ni Ethan? Pansinin niyo, kahit mahirap siya, nakangiti pa rin siya, di ba?
Si Ethan lang po ang makakasagot ng lahat. Parang bigyan ng linaw ang lahat. Si Ethan na mismo ang kinausap namin. Ethan, maaari mo bang ipaliwanag? Sa kabila ng lahat, masaya ka pa rin? Ganito po naman kasi yun. Puro panalo po ako sa kalpak, di naman po ako natatalo. Di pa rin naman po masaya kahit panalo. Patunayan mo muna, natanggap ka niya kahit mahirap ka! At siguraduhin mo hindi talaga hago niya ng yaman natin! Bakit mo nasabi yun? Ganito po kasi yun ang simula pong magkakilala kami ni Isabel. Undawin na ako dyan pare, hintay ka lang dyan! Naku, late na pala ako. Mata ito, napakalabo si Inay kasi nag-aapura sa pag-autos. Yan tuloy, nakalimutan ko tuloy yung bili niya. Inay, ilang kilo po bang bigas ang bibil at ilang piraso sa tila? Ano ba yan? Kung kailan ako nagmamadali tsaka may paanga-anga sa daan? Yun, buti na lang, hindi na dasgatin yung kotse ko. Ikaw, miss, okay ka lang ba? Inuna mo pa yung kotse mo kaysa sa akin. Teka, asan pa yung cellphone ko? Ba't di ka kasi tumitingin sa daan? Nasusunod, huwag ka muna mag-cellphone. Ako na nga itong umuntik mamabangga kung ba't may kasalanan. Kasalanan ko ba malabo mata ko? Na-cellphone mo, miss. Nasusunod, magsalamin ka, ha? Namin pagkikita ni Isabel at di ko yung malilimutan. Teka, Ethan, anong kinilaman ni Isabel dito? Si Isabel po ang dahilan ng lahat kung bakit nagbago ang buhay ko nung nakilala ko siya. Nahiwagaan kami sa mga sinabi ni Ethan, kaya hinanap namin si Isabel para kausapin. Isabel, totoo ba na ikaw ang dahilan kung bakit naghihirap si Ethan? Oo, ako nga po, pero kasalanan ko ba na magmahal? Pinaglaban niya lang ako sa magulang niya, lalo na sa kanyang inay. Anong ibig mong sabihin? May katotohanan ba na dahil sa talpak kaya naghihirap si Ethan? Tama po dahil sa talpak. Pero alam niya ba ang inay niya ang natulog sa kanya para maghirap siya? Ha? Si Aling Maria? Sabi mo sa talpak? Paano bumalik kay Aling Maria? Mayroon na po magkwento. Mas maganda si Aling Maria na ang kausapin niya. Aming binalikan ang nananahimik na si Aling Maria para mahingan ang paliwanag nito at natuklasan namin ang lihim ni Aling Maria. Di ba sinabi ko na sa inyo, talpak ang may dahilan kung bakit naghihirap ang anak ko? May sinabi po kasi si Isabel na kayo daw po ang makakasagot sa mga tanong namin. Ano? Si Isabel kinausap nyo? Eh sinungaling ba yun eh? Bandang huli ng aming interview, ay may inamin din siya sa amin. Ah, sige na nga, aamin na ako. Pero atin-atin lang to ha. Hindi ko naman kasi akalain na ganun ang mangyayari sa anak mong si Ethan. Simula kasi na nakilala niya sa Isabel, hindi niya na ako sinusunod. Gusto ko lang naman maging maganda ang buhay niya. At gusto ko rin na maging mayaman ang makatuluyan niya, katulad namin. Ibig sabihin, tutol ka sa pag-iibigan ni Ethan at Isabel? Abay, tutol na tutol. Sino ba naman ang papay na mapangasawa ng anak nila'y mahirap? Ha, kaya nga pilit ko silang pinaglalayo. Tama po, tutol po si inay sa pag-iibigan namin ni Isabel. Eh ano kinilaman ni Isabel sa pagiging mahirap mo ngayon? Ganito po kasi yun. Mana po, inay? Mana po? O sige, maupo kayo dyan. Alam mo naman siguro, Isabel, kung gaano kalaki ang agwat niya ni Ethan. Nay, huwag niyo naman pong ganyanin si Isabel. Mahal ko po siya. Mahal? Mapapangan ka pa ng pagmamahal na sinasabi mo? Alam mo naman ang ayaw ko sa mahirap na katulad niya. Kahit po mahirap si Isabel, di naman po yaman ang habol niya sa atin. Patunayan mo muna na tanggap ka niya kahit mahirap ka.
hindi talaga habol niya ng yaman natin. Yun po ang nangyari. Kaya po ang ginawa ko, tinalpa ko lahat ng pera ko at bininta ko po lahat ng gamit ko. At bumuli po ako ng kubo para mamuhay ng simple. Di naman po ako binigo ni Isabel. Kahit mahirap na ako, naandiyan pa rin siya sa tabi ko. Mahal ko talaga si Ethan. Kahit ngayon mahirap na siya, tanggap ko pa din siya. Akala ko si ni Ali Maria, yaman ng habol ko sa anak niya. Nagmamahalan po talaga kami. At talpak po ang nasisi, hindi po totoo yan. Kahit mahirap na po ako, may natutunan po ako sa buhay. Madami po akong nagawa na hindi ko nagawa noon. Basta magsisikap ako para maitaguyod ko pamilya ko. Sa malinis na paraan, kontento na po ako sa buhay ko basta nandiyan si Isabel sa tabi ko. Hindi ko naman akalain na magagawa pala ng anak ko yung ganun. Pasensya ka na sa akin, anak. Gusto ko lang naman kayong subukan. May mensahe po ba kayo kay Ethan at Isabel? Hey Ethan, anak, sana mapatawad mo na ako. At pinagsisihan ko na din lahat ng sinabi ko sa inyo ni Isabel. Isabel, alam ko madami akong nasabing hindi magaganda sa'yo. At madami rin akong nagawang kasalanan. Pero nagsisisi na ako. At handa na akong tanggapin kayo sa aking bahay. Handa na daw kayong tanggapin ng inay mo. Babalik na ba kayo sa bahay niyo? Napatawad ko na po si inay. Kahit balikta rin ang mundo, inay ko pa rin siya. Pero masaya na po ako sa buhay namin. At natuto na rin akong tumayo sa sarili kong mga paa. Sabay naming tutuparin ni Isabel ang mga pangarap namin. Napatawad ko na rin po si Aling Maria. Pero kung ano po ang desisyon ni Ethan, ginagalang ko lang po. Noon 요즘 어때? 하루 중에 가장 생각나는 사람이 누구야? 일을 하다가도 길을 걷다가도 이유 없이 떠올려보네. 나는 많이 생각해봤는데 아무래도 벌써 빠져버렸나 봐. 꿈에서까지도 원하는 걸 보면 나만 빨라 해. 마사에 나 si Ethan at Isabel sa buhay nila. There's something that money can buy. Ika nga. Please naman pala ni Ethan na maghirap siya at patunayan ang sarili niya. Na kaya niyang magsimula at bumangon. Sa mga magulang, hinihina lang sa mga salitang binibitawan natin. At di natin namamalayan ang mga salitang ito ang magpapalayo sa mga anak natin. Hanggang sa muling talakayin at kwentuhan, ito po ang kamuso mo, Jessica Soto. Don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa aming mga video.